Ay, son. Yeah. Yes, Sir Jeff. Hello, hello kayo dyan. Ayan, grabe. Ang dami pong hindi nakatulog kagabi. Hanggang ngayon yung iba gising, Sir Jeff. Dahil sa tok-tok na kumakatok sa kanilang pintuan, sa kanilang ano, mga pangarap, di ba? Kumakatok ang kanilang mga pangarap. So walang tulugan ito. Wala na namang tulugan, mga kapatid. Ayan, so, Sir Jeff, grabe. Overwhelming yung aking cellphone mula kahapon. Daming inquiries, ang daming interested. Ang dami talagang gustong kumita dito sa opportunity na ipinresent kahapon sa atin ng ating presidente. Grabe, no? Wow! Okay. Tama yun, no? Tama yung sinabi ni AD. Sobrang ganda kasi sobrang bago kasi ito, no? Bagong opportunity, bago sa pagdinig natin. Pero kaya po nag-gain ng interest karamihan ko kasi the delivery service, ito po yung kilala na natin eh. Halos lahat ng nanonood sa atin ngayon at one point in their lives nakapagpa-deliver na ho. Alright, di ba? Okay. So AD, samahan mo ako dito, no? Kasi makakasama rin natin ng ating TokTok Operations Supervisor. Tawagin naman natin si Miss Bernadette Tejada. Hello, Ma'am Bernadette. Kaway ka naman sa amin muna. Yeah. Hi! Ay, nako! Ayan, lovely at puyat na puyat. Good evening po sa lahat. Ayan, sige. Ayan, oh, grabe. Aha, medyo naghang ata ng konti si Sir Jet. Naghang po ata siya ng konti. Salamat, dahil, mami. Magkita tayo ulit. And ayan, ayan. Oo, samahan mo ako dito. And right now, didiretso na po tayo sa ating first formal talk-talk orientation. Alright? So guys, ready na ba kayo? Ready na. Okay, very good, no? I-share ko na po yung screen kung kayo po ay kumakain. No? Dahan-dahan lang po sa pagkain. Baka yan po ay biglang maalunok. Nguyen po ng mabuti. Ayan po, ayan po. Alright. So, here we go. AD Rene, let's begin our TokTok online franchise service, delivery service orientation. Okay? So, I hope naririnig niyo mabuti. I hope nakikita ako mabuti, no? Huwag niyo naiintindihan kung medyo madilim ako kanina kasi kanina hong hapon na tumaga ako po isang TokTok rider. Nag-deliver po tayo, no? Medyo mainit. Ayan, nasunog ang ating fest. Okay, very good. Okay, so focus lang po muna tayo sa screen sa aking ipipresent. TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. Ano ba itong TokTok na to? Okay, paano ba nagsimula yan? Okay, very good, no? Alam natin na nagsimula po yung pandemya dito sa ating bansa nitong kakasimula lang ng 2020. Ito po ay nagdulot ng isang bangungot at matinding pagsubok para sa ating mga Pilipino. Hindi lang po sa ating bansa, pati na rin sa mga kababayan natin at sa mga ibang nationality sa iba-ibang panig ng mundo. Sa dyahong lubhang nakapapaminsala ang pananalansa ng ating kinakatakutang sakit na COVID-19. Kaya po ito ay naging isang pandemic kasi ito po ay kumalat na sa maraming lugar at patuloy pa akong kumakalat. Ito po ay nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng ating mga kababayan, no? Ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya nakikita niyo po sila dito, napapanood sa news. Ito po yung mga jeepney drivers din. Affectado po yan, no? Wala akong hindi affected. Ang daming negosyo ng affected, airline industry, hotel industry, transportation industry, mga malls, resorts, no? Yan, mga tourism industry, lahat po yan affected. Lahat, pati mga eskwelahan, bangko, anything that has to do with the gathering of people na nagsama-sama yung mga tao, yan po ay sobra-sobrang na-affected, okay? And nagresulta po sa pagkawala ng maraming trabaho dahil nagsara po ang karamihan ng mga kumpanya. Yan po yung isang economic blow na nararanasan hindi lang po sa Pilipinas, kung hindi sa maraming panig ng mundo. And it's normal sa panahon ng pandemya. Lalong-lalo na po yung mga OFW nating mga kababayan na nawalan po ng trabaho sa ibang bansa, na terminate po ang kanilang kontrata gawa ng pandemic, at sila po ay nakauwi sa Pilipinas sa awa ng Diyos. Pero karamihan po sa kanila hindi na humakalipad pa pabalik sa kanilang trabaho kasi wala na pong trabaho naghihintay. Tama?
So, ngayon, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga problemang kinakaharap ng ating bansa, ng ating ekonomiya at ng ating kalusugan, tila may mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya. Ano-ano ang mga negosyong mas lalong lumakas sa gitna ng pandemya? Ito ay ang mga negosyong may larangan sa pagkain. Yes. Kasi kung mapapansin mo, tayo po, nung kalagitnaan ng panahon ng pandemya, nung matindi po ang ECQ, yung lockdown, no? Enhanced Community Quarantine, di ba? Karamihan po sa atin, kung lalabas, ang bibilin lang talaga pagkain. Karamihan po, bago po mag-lockdown, nag-panic buying na ho. Tama, di ba? So, mapapansin mo, kaysa mag-order ng rubber shoes, kaysa bumili ng damit, kaysa bumili ng kung ano-ano, pagkain talaga ang pinipilahan. Kaya mapapansin nyo, noong panahon ng pandemic, kahaba-haba po ang pila sa mga supermarket at sa mga palengke at ubusan na ubusan po talaga. Alright? Ito po yung mga example ng mga eksena ng ating mga kababayan nung sila po ay pumipila sa mga supermarket para bumili po ng pagkain sa gitna ng panahon ng pandemya. Pangalawang negosyong lumakas po is yung tinatawag na health and wellness sector o health and wellness industry ng ating lipunan, tama? Ito po yung mga butika, no? Ang haba din ho ng pila, blockbuster ho. Kung blockbuster ang pila sa pagkain, mas blockbuster ang pila sa mga butika. Ang hahaba ho ng pila talaga, alright? So, yan po, ito yung eksena na makikita nyo. Nagpapatunay lang sa panahon ng pandemya, pagkain, drugstore, ang iilan sa mga negosyong malakas noong mga panahon na yon. At lalo na ngayon, tuloy-tuloy pa rin yan. At ano pa ang isang negosyong bukod tanging malakas din sa panahon ng pandemya, bukod sa pagkain at sa drugstore, ito po ang tinatawag na delivery services. Ayan. So kung mapapansin nyo, halos lahat po tayo natatakot lumabas. Imbis na kumain sa labas, imbis na mag-shopping sa labas or bumili, or yung iba nga hindi na nag-grocery, anong ginagawa? Pinapa-order na lang online at idinideliver po. Ayan. Mapapagkain, no? Orderin natin, mapag-grocery, mapa-sapatos, mapag-gadget, paboritong merienda, delivery service ang tinatawagan at delivery service ang kailangan. Kung mapapansin nyo, mas maraming mga motor ng delivery service ang umiikot ngayon sa ating mga lipunan kaysa nung mga nagdaang taon. Simula nung tumama ang pandemya, mas marami ang naging demand para sa serbisyong ito. Kaya ang delivery service po, bukod sa pagkain at sa health and wellness, ito po ay negosyong kailangan. Ito ang negosyong napapanahon. Kaya sa lahat ng negosyong malakas sa panahon ng pandemya, sa anumang panahon, delivery service po ang number one. Ayan, o diba? Ngayon, napag-uusapan, ito ay negosyong patok. Pero bakit tila kaya ang hirap po magtayo ng isang sariling traditional delivery service at bilang operator na to? Tignan muna natin kung magkano ang kinikita ng isang operator sa isang traditional delivery service. Pag sinabi mong traditional delivery service, yan yung mga motor na nakikita natin na umiikot sa ating mga kalsada. Yan yung kagaya ng mga nakakulay green na Grab. Yan yung mga nakagaya ng mga nakakulay asul, nakakulay orange, di ba? Nakakulay pink. Alam niyo na huwi ang mga yan, okay? So tanungin natin, gaano ba kalakas ang kitaan kung ikaw ay merong isang traditional delivery service at bilang operator nito? Ito po, explain ko po yung kitaan. So sa nakikita niyo pong sample computation ng isang traditional delivery service operator, ang isang operator po ay merong hawak o nagmamanage ng mga rider. Sabihin na lang natin, kung ikaw po ay isang traditional delivery service company at operator, may hawak ang 100 riders, no? Napakakonti lang po niyan, okay? 100 rider. Ngayon, kada delivery ng isang rider mo, meron silang kinokolekt ang delivery fee. So, kada transaction, tama? Yan yung pag nagbubuka ng delivery sa Lazada, sa Shopee, di ba may kasamang delivery fee?
O, di ba? So, yun po yun, okay? Sabihin na lang natin 150 pesos ang kada delivery fee ng rider mo, okay? Tapos, meron, ang isang rider mo, meron siyang delivery assignment, average of 20 deliveries kada isang araw. Ngayon, ang kita ng operator, ito po yung standard, okay? Standard po ito sa traditional delivery service operator na kita. 20% po ang kinikita ng mga operator sa kanilang delivery transaction, okay? Sa kanilang pagde-deliver ng mga rider. So, magkano ang kita? Kung makikita nyo dito, kung ikaw po ay isang traditional operator, meron kang isang daang riders, kada isang delivery nila is nag-average ng 150 pesos delivery fee, i-multiply natin yan, i-multiply nyo yung average na 20 deliveries kada isang araw ng riders nyo, at i-multiply nyo po ng 20% income ng isang traditional delivery operator. Sa madaling sabi, kumikita ng 60,000 pesos neto isang araw ang isang traditional delivery front, isang traditional delivery service operator. Kung i-multiply mo yan sa isang buwan, walang kahirap-hirap, 1.8 million ang kinikita ng isang traditional delivery service operator dito sa ating bansa. Tama, di ba? Kaya lang, no? Napakaganda, no? AD Rene. 1.8 million. Yan palang kinikita ng mga traditional delivery service operator dito sa ating bansa. No? Kaya lang, itong mga operator na to, eh sila rin yung may-ari. Sila yung mga Grab, no? Sila yung mga nakakulay blue na mga nangalalambog. Sila po yun, no? Sila po yung mga operator. Tama, di ba? Maganda sana magkaroon ng sariling ganyan, pero bakit? Ito ang tanong. Bakit yung kapwa natin mga kababayan, o bakit hindi na lang kahit sino pwedeng magtayo ng sarili niyang delivery service operator ng negosyo or maging operator nito? Simple lang ho. Hindi ho ganun kadali mag-set up, no? Or magtayo ng isang kumpanya na sarili mong delivery service company at bilang ikaw ang operator. Ngayon, alamin natin, why is it difficult? Bakit mahirap mag-set up ng sarili nating delivery service company bilang tayo yung may-ari, tayong operator? Ito po yung dahilan kung bakit. Alright? Unahin natin sa pera. Kailangan nyo po mag-alat ng budget minimum. Ulitin ko ha, minimum na 50 milyones. Okay? Para po magpagawa, alright? Or mag-develop ng software para sa system at para sa inyong delivery company app. Okay? Kailangan nyo po ng minimum na 50 million pesos para lang sa app at para sa software ng inyong delivery service company bilang operator kayo. Pangalawa, kung may 50 million kayo, kailangan nyo magbayad ng minimum na 15 million annual. Para saan yan? Para sa system and software maintenance. Kasi hindi po porket may system na kayo, meron na kayo software, tapos na lahat. Hindi, mini-maintain ho yan ng isang IT company. Kaya ho magastos. Okay? Hindi lang ho yan. Pangatlo, kailangan mong kumuha at mag-set up ng mga opisina para sa operations nyo. Alright? So, hindi ho pwede yung maliit na opisina. Pag sinabi mo opisina, malaki ho ito. Malaking square meter area ang kailangan ng office space mo. Minsan, hindi lang isang floor. Tama? At madalas, hindi lang isang opisina, maraming branches ho yan. Alam naman natin kapag tayo ay nag-set up ng opisina, ito ay may kaakibat na renta, operating expense, gastos, pasweldo, magkakaroon ka pa ng, magpa-process ka pa ng business permit, marami pang mga permits, tama di ba? Mag-hire ka pa ng maraming empleyado. So, kung kukumpitin nyo po yung gastos, hindi ho biro. Sobrang hirap po, sobrang madugo, alright?
yung magtayo ng sariling delivery service company, lalong-lalo na dito sa bansa. Kaya wala ho kayong makikita na merong isang individual na tayo kaagad ng ganyan. Hindi ho, no, mahirap po talagang magtayo. Okay. So iyan po yung dahilan kung bakit mahirap magtayo. Pero ang ganda ng kitaan. Sobrang ganda kasi bakit? Tandaan nyo ha, kung ikaw magne-negosyo, mas maganda yung negosyo itatayo mo talagang in demand, talagang hinahanap, talagang kahit anumang panahon, talagang papatok yan. At yan po ang delivery service. Ngayon, meron tayong paraan. No? Instead of spending millions and millions and millions and millions, gusto nyo ba magkaroon kayo ng sarili nyong delivery service business bilang operator sa halagang 288,888 na. All in na ho yan. Nandyan na yung system, nandyan na yung app, nandyan na yung software. No? Hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan ng tauhan, hindi mo kailangan magbayad ng renta, pero all in na lahat yan. Di ba mas maganda? Kaysa naman maglabas ka ng 50 million, kaysa naman taon-taon magbayad ka ng 15 milyones, kaysa maghanap ka ng malaking opisina, Diyos ko, magkanong renta, million din ng renta buwan-buwan. Tama? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Dito po, we are offering everyone a chance na magkaroon ng delivery service na negosyo at bilang isang operator. Ito po, magkakaroon po kayo the first of its kind. Kauna-unahan, if I'm not mistaken, sa buong mundo, the first of its kind na pwede kayong magkaroon ng delivery service na negosyo bilang franchisee nito. Magiging online franchise operator kayo for as low as 288,888 pesos all in. Pero ang masarap niyan, meron tayong promo ngayon. Hindi na ho 288,888. Ito po yung tok-tok na tinatawag. Ang pinakabago, pinakaunang online operator or online franchise operator delivery service company nandito na ho. Ngayon, kanina, originally, ang operator kay Sir Jeff, nag-stop ka, Sir Jeff, nawala po kayo. Sosa, ayan po. Okay? So, imbis na milyones ang ilalabas nyo, alright? Imbis na milyones, 288,888 lang. Pag-usapan muna natin, sino ba yung mga founders ng Tok-Tok? Alright? Ito po ang ating founder. This is Mr. Carlito Makatangdang. Siya po yung ating Vice President and CFO ng Tok-Tok Delivery Service. Ito naman po si Mr. Jonathan So. Siya po yung ating President and CEO ng Tok-Tok Delivery Service. Okay? Ngayon may good news sila. Hindi na ho 288,888 pesos kasi kung gusto nyo magkaroon ng mag-franchise bilang operator ng Tok-Tok Delivery Service, online franchise operator for a special promo. Okay? Special lang ito. Imbis na milyones, ginawang 288,000, pero imbis na 288,000, promo tayo ngayon, 58,888 pesos na lang para magkaroon ka ng sarili mong Tok-Tok online franchise operator delivery service business. Ayan po yon, okay? So, ano ang may enjoy mo sa halagang 58,888 pesos special limited time promo package? Number one, okay, magkakaroon ka ng Tok-Tok personal delivery link and referral code para pwede kang kumita ng 3% na halos wala ka ng ginagawa every time yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo, nag-place lang or nagbubook lang ng kanilang delivery gamit ang Tok-Tok app. O diba? Wala ka nang ginagawa. Kumakain ka, naliligo ka, natutulog ka. Basta yung kaibigan mo nag-book ng delivery sa Tok-Tok, PAM! 3%. Ganun lang kadali. Pangalawa, magkakaroon ka ng sarili mong Tok-Tok operator portal. Kasi sa Tok-Tok,
online franchise ka, online franchise operator ka din. Tama? Mamaya papakita natin kung ano yung itsura niyan. Doon sa pagiging operator mo, no, nagmamanage ka ng mga riders mo na nagde-deliver at mas malaki yung pwede mong kitain. Pangatlo, meron tayong full technical support and online franchise operator training. Actually, to be honest, yung pinapanood mo ngayon, ito na po yun eh. Ito na po yung orientation natin. At meron tayong special TokTok online franchise operator technical training para turuan kayo lahat kung paano kayo magiging successful na maging isang operator. Mamaya pag-usapan natin yan. Pang-apat, meron po tayong call center. Ayan po, di ba? At customer assistance hotline na pwede niyong tawagan o pwede niyong email help@toktok.ph or hello@toktok.ph at sa telepono bilang 8424-8617 Mondays to Saturday pwede niyong tawagan mula sa oras ng alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Alright? Ito po ay promo lang. Okay? Itong 58,888 no, promo lang to mula December 9 hanggang December 14, hanggang next week, hanggang Monday lang ho, next week. So pagdating ng Tuesday, babalik na ho siya sa original na 288,888 pesos. Pero, dahil mabait ang ating bossing, gusto talaga nila tumulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng trabaho. Gusto nilang bigyan ng hanap buhay at negosyo yung ating mga kababayan para kahit papano naman sumaya ang Pasko. Ngayon, meron po kami special holiday na regalo para sa inyong lahat. Tandaan nyo ah, from 288,888 pesos, ginawa na lang nilang ito, 58,888. Pero sa lahat po ng kukuha ng package, no? Nitong TokTok online franchise operator delivery service package, hindi na ho 58,000 kasi hanggang Monday po, pang! Ito na lang ho. 16,888 pesos all in na. At ang masarap niyan, mula ngayon, December 9, ulitin ko ha, mula ngayon, December 9, imbis na 58,000 na babayaran mo, 16,888 pesos na lang. Palakpakan! Palakpakan! Yes! Palakpakan! Okay, listen up. Kung ano yung nakikita nyo sa harap dyan, yung mga bossing natin, sila Boss Jonathan So, sila Boss Carlito Makadangdang, sila rin po yung may-ari ng napakasikat na online franchise business na Show My King. No? Boy Bondat, no? Mang Box, Copper Mask, Ninja Ion. Ayan po, lahat po ng mga pagkain ng online negosyo nakikita nyo. Ibig sabihin yan, bilang regalo nila sa inyong lahat, guys. Kapag bumili ka ng package na 16,888 na TokTok, ngayon lang hanggang sa Lunes, isasama po bonus, regalo. Next week, hindi na ho magkasama yan. Magkahiwalay na ho yan. At saka baka bumalik na ho sa 58,000, ay sorry, baka bumalik na sa 58,888 or baka bumalik na ho sa 288,888. Kaya napakaswerte nyo ngayon. Samantalahin nyo na to. Simula ngayon hanggang Monday lang, hanggang December 14, 2020, kapag bumili ka ng package ng TokTok Online Franchise Delivery Service Package worth 16,888, may negosyo ka ng TokTok as a franchise operator at pwede ka pang magnegosyo online ng inyong paboritong 7-in-1 na Show My King Food Products, Boy Bondat, Mang Box Manok, Potato King, Shoutout the King, Noodle House, Burger Factory, Copper Mask, Ninja Ion, at anong sagot ni Tito Boy? Susunod!
Okay. So yan po yun. Okay? So malinaw tayo dyan ha. Ngayon lang to, December 9 hanggang December 14, 16,888. At ngayon lang po magkasama ang Tok-Tok Delivery Tok-Tok Online Franchise Delivery Package plus Shomai King 7-in-1 Online Franchise Concept. Pagdating ng Tuesday next week, magkahiwalay na ho yan at hindi na ho 16,888. Baka bumalik na ho sa 58,000 or baka bumalik na sa 288,000. So malinaw tayo mga kapatid, okay? So ngayon, anong mangyayari? No? Gusto kong magkaroon ng Tok-Tok, gusto kong kunin yan, gusto kong i-avail kasama yung Shomai King 71 package. So anong gagawin ko? Simple lang. Kausapin mo na yung nag-refer sa'yo ng negosyong ito. Ikaw nanonood ka ngayon kung sino ang nagdala sa'yo dito sa FB Live na to. Kausapin mo na siya. Sabihin mo sa kanya, gusto ko nang bumili ng Tok-Tok Online Franchise Delivery Package worth 16,888 pesos. Okay, ito po yung inclusion. Tama, di ba? Okay. Ngayon, kapag kayo ay nag-avail ng Tok-Tok Delivery Online Franchise Package worth 16,888 pesos, no, bukod sa 7-in-1 na makukuha yung online franchise package ng Shomai King na pwede mo inegosyo online, magkakaroon ka rin ng freebies. Meron kang worth 2,000 pesos ng health and wellness products natin na pwede mo i-try. Meron kang 1,000 pesos worth ng Mangbox Manok and Boy Bondat food products na pwede mong i-try kasama ang inyong pamilya. Tama, di ba? Okay. Ngayon, ano-ano yung mga kasama dyan? Sa Mangbox Manok, meron kang isang marinated chicken thigh na tray with sauce. Napakasarap po. Maniwala kayo sa akin. Lagi kong inulam yan. Meron kayong one marinated chicken drumstick na i-tray with sauce. Naku, paboritong paborito ng mga chikiting. Meron kayong one marinated chicken leg quarter with tray with sauce. Naku, napakasarap po. Ulam, merienda, hapunan, midnight snack. Kahit kainin mo, kahit naliligo ka sa banyo, patok na patok. Ox na ox talaga itong si Mambox Manok. Okay. Meron din tayong kasama ng Boy Bondat food product. Isang regular sisig, isang spicy sisig, at saka all-time favorite na beef pares. Kasama ho yan at ang iba pang benefits and inclusions. Hindi ko na ho babanggitin kasi hindi na ho ako interesado dyan. Maubos ng oras natin. Okay? Diretso na tayo kung paano tayo kikita dito bilang isang Tok-Tok online franchise operator. Alright? Okay, ngayon, kapag kayo po ay nag-avail ng Tok-Tok Online Franchise Delivery Service Package worth 16,888 pesos, tatlo po ang pwede niyong maging benefit. Una, pwede ka maging online Tok-Tok Online Franchisee at kumita ng 3% mula sa inyong personal delivery link at referral code. Mamaya ako na-explain yan. Pangalawa, pwede ka rin maging isang Tok-Tok operator at kumita ng mas mataas, 7%. And pangatlo, pwede kang kumita bilang isang Tok-Tok rider at kumita ng 80% outright. Tama? Ulitin ko ha, kapag nag-avail ka ng package, pwede kang maging online franchisee, pwede kang maging operator, and at the same time, pwede ka pang maging rider. Ayan, okay? So explain natin isa-isa. Ngayon, anong gagawin natin? Pagkatapos kong bumili ng package no na 16,888 pesos, no? Ano na ba? Anong magagawin ko sa package na 'yon? Ano ba susunod gagawin? Okay. Ang susunod yung gagawin, kailangan nating i-encode yung inyong account sa ating system. Kasi pag nagbayad kayo ng 16,8, bukod sa napakasarap na Boy Bondat at Mangbox at ang Tok-Tok online franchise business, pati na rin yung Shomai King 7-in-1 nakasama at marami pang iba, magkakaroon kayo ng tinatawag na, this is very important, makinig kayo, activation card. Tama? Ang likod na activation card, yan po ang makikita nyo. Meron kayong unique PIN number, meron kayong activation number, at meron kayong napaka-importanting ID number. Usually, tutulungan kayo ng mga online
mentors nyo, yung mga coaches nyo, o yung mga taong nagdala sa inyo dito, kaya nyo ako napapanood ngayon, no? Alright? Tutulungan nila kayo, sila po yung mag-encode para sa inyo. Okay? Ngayon, importante lang po, yung nakabilog, no? Doon po sa activation card, excuse me, yung nakabilog po nakasulat, ID number. Okay? Importante rin mo yan. Your ID number is also known as your franchise ID number. Okay? Kakailanganin nyo ho yung ID number na yan sa inyong TokTok Online Franchise Business Credentials. Mamaya nyo ho malalaman kung para saan yan. Okay? So, ulitin ko ha. Pagkatapos yung bumili ng package, tutulungan kayo ng inyong mga online coaches or online franchise mentor na i-encode ang inyong account sa ating system. At kailangan ho itong activation card na nakasulat ang PIN, activation number, at saka ID number. Okay? Lahat ho tayo, iba-iba ang activation card natin. Walang magkakaparehas. Okay? Walang magkakaparehas na ID number. Kanya-kanya tayong ID number. Pangalawa, pagkatapos nyo ho mag-register sa ating system, tama? In-encode na kayo. Okay? PIN, okay, ito po ha, PIN, activation, ID number, in-encode na kayo. Ikaw na po ay isang ganap na TokTok Online Franchisee. Okay? Ngayon, bilang isang TokTok Online Franchisee, kitang-kita sa baba kung anong benefits nyo. You can now earn 3% lifetime from letting your friends use your personal delivery link and your referral code every time na magbubook sila ng deliveries nila gamit ang TokTok. Okay? Maliwanag yun ha. So, kumikita ka ng 3%, ipapagamit mo lang yung personal delivery link mo at saka yung referral code kapag magpapabook sila ng kanilang delivery sa TokTok. Ngayon, pag-usapan naman natin. Okay? Paano ba kumita ng 3% mula sa personal delivery link? Dito po, listen up. Okay? Ano ba yung personal delivery link? Okay. Ang personal delivery link sa TokTok Online Franchise is kaparehas po or ito po yung version ng tinatawag natin ng shop link mula sa inyong ShowMyKing online franchise na negosyo. Di ba yung nakita yung mga pagkain kanina? May ShowMyKing, may Mangbox, may Boy Bonda. Paano po kayo mag-aalok noon? Online ho. Padadala nyo lang sila ng link. Okay? Turuan kayo ng mga sponsors nyo kung paano ho gumawa ng link. Pero makinig muna, dito muna tayo sa TokTok, tuturuan ko kayo. Kung first time nyo lang po makarinig ng shop link or ng personal delivery link, it does not matter. Ganito ang itsura niyan. Tignan nyo sa baba. Okay? Personal delivery link format. Ganito lang ho mag-type ng personal delivery link. Bubuksan nyo ho sa Facebook nyo, di ba yung status, di ba? What's on your mind? Ganun, di ba? Nagpo-post kayo ng mga kung ano-ano, di ba? Kadramahan sa buhay, picture ng ganito, kakain ka post, tapos lalagyan mo ng caption. Okay. Imbis na kung ano-ano i-post mo ang personal delivery link mo sa TokTok. Paano? Ganito ang format. I-type mo www.toktok.ph, tingnan nyo sa baba ah, /delivery/ kung ano yung ID number mo sa activation card. Okay? Yan po yung format. www.toktok.ph/delivery/ yung ID number. So kung makikita nyo dito, nakabilog ang inyong ID number, di ba, sa activation card. 0016003. Okay? Yan po yung ilalagay mo dito. 0016003. Ulitin ko ha. Kung first time mo marinig kung ano yung shop link o yung tinatawag na personal delivery link, it does not matter. Kasi napakadali lang. Ito lang yung itatype mo sa status mo sa Facebook. www.toktok.ph/delivery/ 0016003. Yan po yung ID number mo, yung number na yan, okay? Ipo-post mo lang siya dyan at i-share mo lang. Every time your friends or family member uses the link to book their deliveries from TokTok as a TokTok online franchisee, kumikita ka ng 3%. Ganun lang kadali.
Ipo-post lang. Nag-post ako sa Facebook. Friend kita. Sinend ko sa'yo or nakita mo. Nabasa mo yung caption. Hi guys! Meron ako sariling delivery service na negosyo. Kung meron kayong papadalang package, no, kahit anong package yan, itry nyo yung delivery service ko. Tok tok. Pakiclick lang yung link. Okay. So kapag kinlick nila yung link, no, ano mangyayari? Pag kinlick nila yung link, automatic yung mga friends mo, dadalin sila sa TokTok delivery booking site. Ito po yun, lalabas ka agad to. No? Lalabas ka agad to. So tatanungin sila dyan, no? Ano yung papadelivers, kanino papadeliver, anong address, o di ba, i-discuss natin yan later. No? Anong address, no? Ano yung package, sinong tatanggap, ayan, saan yung location ng pickup. Kasi pag nag-place ka ng deliver dito, pag yung kaibigan mo nag-place ng deliver, nag-book sila, dadaanan ng tok-tok yung motor kung saan pipikapin yung package. Ganun ho yun, no? Alright? And ang nakakatuwa dito, every time, tanda nyo to ha, every time na magbubook ng delivery, yung mga kaibigan mo, gamit lang yung link mo, kiklik lang nila yung link mo, kahit natutulog ka, kumikita ka ng 3%. Saan galing yung 3%? Galing yan sa delivery fee. So, ibig sabihin, habang buhay, lifetime kang kumikita. Yun ang masarap dyan. Okay? Ngayon, pangalawa, pag-usapan natin yung pangalawang paraan para kumita ng 3%. Ang tawag po doon is yung referral code. Paano ka kikita gamit ang referral code? Simple lang to. Excuse me. Kung makikita mo dito, yung referral code, yun po yung ID number mo. Okay? Galing sa activation card. Ito po, ito po yung activation card, di ba? Nakikita nyo, yan po yung ID number. Yan po yung ID number mo bilang isang TokTok online franchise operator. Every time your friends and family, saan ginagamit yan? Magda-download sila ng TokTok app. Saan? Sa Google Play or sa iOS. Da-download nila sa cellphone nila, guys. Pag di-download nila yung TokTok app at kinlik nila yung app, bago sila mag-post ng booking, tatanungin sa kanila, ito po, no, magre-register sila. Lalagay nila yung mobile number nila, first name, last name, email address ng mga kaibigan mo kamag-anak kakilala na nag-download ng app, and lalabas yung referral code. So, ibibigay mo yung referral code mo. Ano ulit ang referral code? Yung referral code, yan yung ID number mo. Yan yung franchise ID number mo na nasa likod ng activation card. Tama, di ba? Okay? Ibibigay mo yung referral code sa kanila. Itatype nila yan when they register. And after nila mag-type, automatic, no? Pwede na sila mag-book. And every time nagbo-book sila ng kanilang delivery, kumikita ka ng 3% habang buhay na. Galing. Galing. Magaling, magaling, magaling. Diba? Yun ang masarap. Kumikita ka ng 3% nang hindi mo alam. Kumikita ka ng 3% kahit nasaan ka. Nagbubook lang sila, ginagamit lang ang iyong referral code, pati ang iyong personal delivery link, pam, 3%. Marami kang kaibigan na nag-download, marami kang kakilala, no? Pinadala mo ng personal delivery link mo tsaka referral code. Ito yung example. Sabihin natin lahat ng kaibigan mo nagbubook yan araw-araw, no? Online eh, no? Delivery service ang lakas talaga eh. Sabihin natin sa loob ng isang araw nakaka 200 bookings ka per day. Hindi mo na alam to ha, natutulog ka lang. Ngayon, kada isang booking, nag-average ng 150 pesos delivery fee. Ngayon, i-multiply mo yan ng 30 days. At i-multiply mo ng 3%. Kasi yung 3%, yan yung kita mo bilang online franchise income o online franchisee. So magkano yan? Wala ka nang ginagawa. Kahit natutulog ka. Basta meron lang nagbubook. Pwede kang kumita as much as 27,000 per month. Meron lang gumagamit ng personal delivery link mo at ng referral code mo kapag magpapabook sila ng delivery sa TokTok.
pwede kang kumita ng 3%. Sa example natin, you can earn as much as 27,000 a month profit nang wala kang ginagawa. Tama, di ba? Ang sarap ng ganun. Alright? So ngayon, marami nagtatanong, Sir Jeff, maganda yung online franchisee. Kaya lang parang gusto ko rin maging operator. Paano ba maging TokTok online franchise operator? Kailangan ko pa bang may babayaran ba ako? Magbabayad ba ako na another 16,000 or ano? Wala. Okay, para maging operator, simple lang ho, no? Di ba online franchisee ka na? Ngayon, gusto mo maging TokTok online franchise operator? Ito lang gagawin mo. How to become a TokTok online franchise operator at kumita ng hanggang 60,000 na nasa bahay lang. Okay? Sabi nga dito sa poster, napapanong negosyo, maging isang TokTok online franchise operator at kumita ng 60,000 habang nasa bahay ka lang. Eh, di ba? Tingnan nyo naman si Ma'am Maine Mendoza. Madali lang kumita bilang franchise operator. Step 1, you post. Step 2, TokTok will deliver. Step 3, you earn. Ganun lang kadali. Okay, paano ba? Ganito lang kasimple. Makinig, okay? Sa lahat ng nanonood sa amin, bumili ng TokTok package worth 16,000 at gusto maging operator, ganito lang. Operator at kumita ng another 7% from your rider successful delivery transaction. Paano? 4 easy steps. Number 1, pumunta po sa toktok.ph website. Okay? Pangalawa, i-click lang ang become a operator. Become a TokTok operator. I-click lang natin yan. Pangatlo, pag kinlik niyan, lalabas ang sign up the TokTok operator registration form at pakibigay lang po yung mga hinihinging requirements. At anong gagawin pagkatapos mag-sign up? Pang-apat, maghintay. Maghintay within 24 hours para po i-check nyo yung email nyo kung may dumating na pong TokTok become a TokTok operator, i-click niyan. Pangatlo, so ganito yan. Pag kinlik nyo po yung TokTok.ph, no, lalabas yung website ng TokTok, hanapin nyo po itong be a TokTok operator, i-click nyo po yan. Pagka mga tinatanong, name, address, contact number. Oh, importante ha. Etong pangatlo, importante. Ano yun? Yung requirements na email address. Importante yon. Bawal mag-invento. Bawal maglagay ng kung ano-ano. Ilagay nyo, kailangan yung email address na gumagana. Bakit? Kasi doon ho ipapadala ng TokTok ang inyong operator credential. Pangalawa, ilagay po ang ginagamit nyo o active na cell number. Hindi yung coaches nyo o yung sa mga taong nag-invite sa inyo dito pagkatapos nyo bumili ng package kasi sila po yung mag-encode ng inyong account. Hingin nyo sa kanila kung ano yung franchise ID number nyo. Okay? And pang-apat, kailangan nyo mag-submit ng valid ID with picture.
kagaya ng PRC, SSSID, driver's license, passport, any valid government ID na may picture nyo, okay? At isasubmit nyo po yan sa ating sign up as a TokTok Online Franchise Operator page, no, doon po sa ating website. Ngayon, pagkatapos nyo hong isubmit yan, maghihintay lang po. Okay ng 24 hours, i-check po. Okay, okay. Nakasulat po dito, congratulations. You are now a approved TokTok operator. Okay, at kasama po dito, importante ito, huwag niyong di-delete yung message na to, ha. Kasi kasama po dito yung credentials niyo bilang operator. Nakasulat po dito sa baba. Okay, nakasulat. No, importante yung operator portal link. Bakit ho? Kasi yung operator portal link, dyan ho nakasaad ang inyong portal. Ibig sabihin, yung po yung mga tools na gagamitan nyo bilang franchise operator. Okay? Pangalawa, nandyan din po yung username and password para makapasok pa sa inyong operator portal link. Ulitin ko, ha. Itong operator portal link, hindi ho yan pino-forward or pino-post sa mga kaibigan nyo. Hindi. Para sa iyo yan as an operator. Yan ho yung gagamitin mo para po ma-monitor at magawa mo ng maganda yung negosyo mo. Yan po yung katulong mo sa negosyo mo bilang online franchise operator ng TokTok. Yung username and password, yan mo yung gagamitin mo para makapag-login ka sa inyong TokTok Operator portal. Okay, malinaw? Okay, okay, mag-alala, babalikan natin yan. Okay? Next, pagkatapos mo mag-register as a TokTok Online Franchise Operator, tatandaan nyo, meron kayong dalawang bagay na kailangan mong gawin. Okay? So, ano yung dalawang bagay na kailangan mong gawin? Number one, TokTok operator ka na, pwede ka nang mag-recruit ng mga riders mo kasi kailangan mo ng riders. Sila yung mag-deliver ng mga deliveries mo at dun kakikita ng 7% sa kanila. Okay? Tatandaan nyo, ang isang TokTok operator account, ang isang 16,888 no, na account, no, dito bilang online franchisee ka, may maximum ka lang na 100 riders na pwedeng i-manage. 100 riders lang po. Okay? Ngayon, kung gusto mong kumuha ng, paano gusto ko 300 riders? Edi, kumuha ka pa ng dalawa pang account, no, bumili ka pa ng dalawa pang account para madagdagan, one account is equivalent to maximum of 100 riders only. Two account that will entitle you to 200 riders na. Ayan, di ba? The more account, bala ka. Okay? Ngayon, yan yung una. Magre-recruit na tayo ng riders. Pero huwag kayong mag-alala. Papadala namin kayo ng materials, no? Ng poster, ng video, para makapag-recruit kayo ng mga riders. Ipapost mo lang yun sa Facebook. Tatawag ka lang sa mga kaibigan mo. Tol, baka meron ka mga kilala dyan na may motor, na gusto natin bigyan ng trabaho, naghahanap ako ng riders ko kasi operator ako ng TokTok Delivery Service. Ganun! Ang dami yung mag-a-apply niya. Sobrang dami mag-a-apply niya. Okay? Mga requirements para mag-apply po bilang isang TokTok rider. Okay? Pangalawa, anong gagawin? No? Pagkatapos mag-register as a TokTok online franchise operator. Pangalawa, kailangan nyo pong mag- load or mag-top up, no? Lo-loadan nyo yung tinatawag na TokTok Operator Wallet mula sa inyong TokTok Franchise Operator Portal. Magkano po? Minimum po 5,000 pesos ang kailangan nyong i-load. Tama? So,
pwede niyo pong i-load yan sa pamamagitan ng PayPanda, no, online transfer, online payment gateway, no, or pwede niyo bayaran by using your credit card, debit card, okay? Pwede ho yan, okay? Ngayon, kailangan nyo loadan yan. Bakit? Ano ho ba yung load na ito? Ito po yung gagamitin nyo para i-activate yung mga riders nyo at makapagsimula na po sila ng delivery. Okay? Pwede naman itong paikutin eh. Diyan ho kayo kikita. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. Ngayon, nabanggit kanina, as a TokTok operator, you can now recruit up to 100 riders maximum per operator. Okay? And load up at least 5,000 pesos to your operator's wallet para masimulan mo yung TokTok online franchise delivery business mo as an operator. Okay? Ayan. Ngayon, eto na po. Magla-login na tayo sa ating TokTok operator portal link. Di ba? Pupunta kayo sa email nyo. Congratulations! You are now approved as a TokTok operator. Nandun po yung TokTok operator portal link. I-click nyo yung link para makapasok kayo. Pag kinlink nyo, ito yung lalabas. Ito yung bubulaga. Use username and password nyo. Okay? Nandun din sa email. Ngayon, pag kinlink nyo na yan, lalabas na to. Ito yung tinatawag na portal. Okay? Ito yung itsura ng portal. Ito yung tinatawag na dashboard portal. I-click nyo muna yung nasa kaliwa, yung tinatawag na transactions. Load, no? Hindi ko na ho masyadong i-explain yan kasi ituturo namin yan sa lahat ng mga nag-sign up top up para makapagpa-load tayo. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit po natin or mag-top up sa ating TokTok Franchise Operator Wallet? Simple lang ho. Loading your TokTok Franchise Operator Wallet enables you to send load credits to your rider. Kasi ito rin yung ipapadala mo sa mga rider mo. Itong mga load credits na to, ito ay nag-enable sa mga riders mo para makatanggap sila at para magawa nila yung mga delivery assignments nila, yung pagpapadeliver. At kapag nagagawa nila yung delivery nila, dito ka kumikita ng 7% as an operator. Okay, malinaw yun ha? Okay. Ngayon, pag-uusapan po natin lahat yan. No? Kung paano mag-load, paano ka babayaran ng rider mo, paano po kumikita ng 7%, lahat yan pag-uusapan po kapag sa susunod na training natin, no, starting tomorrow night, magkakaroon na tayo ng tinatawag na TokTok Online Franchise Operator Technical Training. Ayan na ho. Naka-design na ho yan sa lahat ng mga nag-sign bilang operator. Kaya mag-sign up ka na mamaya bilang operator. No? Mas malaki ang kita sa operator. Okay. Ang kinikita ng isang TokTok franchise operator. Okay? So ngayon, ganito lang kasimple. Tatandaan nyo. Example, operator ka na. Meron ka ng hawak na, let's say, 20 lang. 20 riders lang. Di ba maximum natin 100 riders? Pero dito natin 20 lang. Rider, nag-average lang siya ng 10 deliveries kada isang araw. Okay? So imagine mo ha, 20 lang riders mo at ang kada isa sa kanila nag-average lang ng 10 delivery. Yun lang. Ngayon, kada isang delivery, magkano? Ang delivery fee average is 150 pesos. Okay? At ang kita mo sa kada isang delivery fee is 7%. Magkano kita ng isang TokTok online franchise operator sa loob ng isang buwan?
multiply natin. 20 riders multiplied by 10 average rider daily deliveries multiplied by 150 pesos average delivery fee multiplied by 7%, yan yung kita mo as a Tok-Tok operator, multiplied by 30 days o isang buwan, PAM! 63,000 profit per month. Yan po ang average. No? Pwede kang kumita hanggang 60,000, pero lalagpas pa yan. Kung gusto mong kumita na mas malaki, kailangan mong mag-recruit ng mas maraming riders. Kasi kapag mas maraming riders, mas maraming deliveries ang mangyayari. At kapag mas maraming deliveries ang mangyayari, mas malaki ang pwede mong kitain dito lang sa Tok-Tok. Kaya ipatok-tok mo na yan. Diba? So, konting info lang sa operator. Ha? So, kung makikita mo dito, ang isang Tok-Tok operator account, no, ay kumikita, ang isang Tok-Tok operator account ay meron lang maximum na 100 riders only. Kung gusto mo ng 200 riders, kung gusto mong kunin yung buong Luzon, o di ba? Gusto mo 1,000 ng rider, kumuha ka ng 10 accounts, no? Kumuha ka ng 10 Tok-Tok franchise operator account. 10 beses ka magbabayad ng 16,000. Kasi isang 16,000, isang Tok-Tok account yon. 100 riders lang pwede. Kung gusto mo 200 na riders, dalawa kunin mo. Dalawang beses ka magbabayad, dalawang beses kang kukuha ng 16,888 para meron kang 200 slots ng mga riders. Okay, malinaw yan ha. Pero kung gusto mong 100 lang, edi okay na tayo sa isa. Pangalawa, kailangan nyo tatandaan, ang kontrata, may kontrata po ang isang Tok-Tok operator. Okay? Ito po ay renewable every year. No? Renewable po. No? I-announce na lang po namin yung mga detalye kung magkano po yung renewal fee sa contract ng isang operator. Sa training na lang po natin, ng technical training ng isang Tok-Tok. Mura lang yung maliit lang yan. Tapos, may nagtanong, sir, yung paano yung mga hindi operator, yung online franchise sila ng Tok-Tok, yung 3% ng kinikita, may kontrata pa yun? Wala nang kontrata yun. No, dire-diretso na ho yan. Yung operator lang ang meron. Pangatlo, kumikita ang isang operator ng 3% sa kanyang personal delivery fee at referral code. O, bukod sa 7% bilang operator, pwede ka pa rin kumita sa pamamagitan ng referral code mo at paggamit ng personal delivery link ng mga kaibigan mo, 3% na naman yun, kapatid, kahit natutulog ka. Okay? Pang-apat, kailangan nyo malaman sa ngayon, ha? Kasi bago pa lang tayo for the next 30 days, yung delivery po ng Tok-Tok natin yung mga motor is limited lang sa mga areas ng Metro Manila cities. Mamaya ako nang babanggitin kung ano-ano yung mga coverage ng Metro Manila cities. Yan po yung Quezon City, yan po yung Marikina, Muntinlupa, o di ba Taguig. Mamaya, kikwento ko sa inyo kung ano-ano yung mga yan. Panglima, Tok-Tok operator, may bayad po yung kanilang royalty fee. No, meron po tayong monthly royalty fee, pero waive po ngayon. For the next 6 months, waive. Wala mo ng royalty fee na babayaran. Magsisimula po yung royalty fee next year na po, July, no? July 1 po, no? Simula na po yung royalty fee. Magkano royalty fee? 5% gross income ng isang operator per month. Yun po yung royalty fee, okay? Pero next year na magsisimula, July 2021, okay? Ngayon, paano naman maging rider ng Tok-Tok? Ay, nako, pakasimple. Tok-Tok online franchise operator will send the RAL or Riders Application Link. At yung mga rider po, i-click nila yung link. Okay? So, explain ko yan. Di ba, bilang operator ka, kailangan mo na mag-recruit or maghanap ng mga riders mo. Tama, mali. Magsisend kami ng mga materials at ipopost sa Facebook. Kayo po yung magpopost sa Facebook. Kunwari, operator ka, gusto mo nang maghanap ng rider. Yung mga materials na galing sa amin sa Tok-Tok, ipo-forward namin yan, padadala namin yan sa inyo, sa mga online sponsors nyo, para magamit nyo mag-recruit ng mga rider. Tama? Ngayon, pag meron nagkaroon ng interest, nag-post ka, I'm looking for 100 riders para sa aking bagong delivery service business because I'm an operator of Tok-Tok. Interested PM now. Ganon. Ngayon, meron talaga, ang dami mag-PM niyan. Kapag meron nag-PM, for example ako, Sir, Ma'am, nabasa ko po yung post niyo sa Facebook. Interested po ako maging rider. Paano po? Okay? Ganito lang.
Ang gagawin mo sa kanya, kung meron kang NBI, professional driver's license, at sariling motor, ikaw may-ari, pwede ka mag-apply. I-click mo lang tong link na to. Okay, ano yung link na yon? Yun po yung rider's application link. Padadala niyo po yan sa kanya. Pag sumagot siya, interesado siya, isesend mo yung link na yan. Yung link na yan, makikita po yan sa inyong operator portal. Okay? Hindi na po natin didiscuss kung ano yung itsura niyan. Okay? Doon na po yan sa training ng mga operator. I-click, isesend niyo po yung link, padadala niyo sa kanya. At kapag natanggap niya yun, wala siyang gagawin kung hindi i-click lang yun. Pag kinlik niya yung link, ito yung lalabas sa cellphone niya. Fill tapan lang niya yan. Okay? Ngayon, importante, ilagay niya yung kanyang active na cellphone number, pati yung kanyang active na email address. Ilagay niya yan, importante. Hindi pwede mag-invento kasi bakit? Yung number na yon, yung cellphone number niya, yun po yung magtatag sa kanya. At doon po ipapadala sa kanya yung mga mahalagang information para po siya ay maging rider, no? Paano po siya kikita lahat and everything. Okay? Padadala niyo rin po, kailangan din po niya mag-attach dyan ng kanyang photocopy, ng kanyang professional driver's license. Kailangan po professional yung driver's license, ha? Kailangan no, padala din po niya yung ORCR ng kanyang motor, NBI clearance at iba-iba pa, picture ng kanyang, anong brand ng kanyang motor, anong model, tama, ano yung chassis number, ano yung plate number, ayan ho, di ba? Ilalagay mo lahat dyan. And once okay na, i-click niya po yung submit. At maghihintay po siya ng 48 hours, no? Para malaman kung siya po ay approve na. Kapag siya po ay approve, ito po yung matatanggap niyang text message. Congratulations, Katoktok. Your application as a Toktok rider has been approved. Pwede, i-download mo na yung Toktok Riders app pang. Lahat ito mangyayari nang hindi niya ho kailangan pumunta sa opisina ng Toktok. Wala. Hindi niya ho kailangan pumunta sa inyo as an online franchisee. Hindi niya ho kailangan yan. Okay? And once na na-approve niya, at dinownload na niya yung rider's app, kami na ho sasalo, no? Iti-training na ho namin yung rider niyo, no? Ibibigyan namin siya ng rider's orientation, iti-training namin siya. At kapag ready na siya, magre-report na sa inyo as an operator, di ba? Tatawag na ho yan. Hello, ma'am, sir, ako po yung rider niyo. Makikita niyo na po yung record sa inyong portal. I-approve niya na ho siya. I-active niyo na siya as a rider sa inyong portal. Tuturuan namin kayo kung paano gawin yon sa training natin sa Toktok Operator Portal. Then, loloadan nyo na ho siya ng kanyang rider's wallet. No? Minimum mo 500 pesos. Di ba naalala nyo kanina yung 5,000 pesos na niload nyo sa inyong Toktok Operator Portal wallet? Tama? Yun yung ipapasa nyo. Yun yung ipapasa nyo sa wallet. Pwede nyo pasaan yung wallet. Yun yung ipapasa nyo sa inyong rider. Pwede niyong pasahan yung rider niyo kahit minimum 500 lang. At kapag ginamit na niya yon, babayaran rin niya sa inyo yan. Pag-uusapan mo natin lahat yan sa ating next module, no, sa ating Toktok technical training para sa mga operator. Okay? Ngayon, magkano pwedeng kitain ng rider? Ang pwedeng kitain ng rider is 80%. Ulitin ko, ha? 80%. Okay? Ang kita ng isang rider. Ibig sabihin nun, 100 pesos ang kanyang delivery fee sa isang customer. Automatic 80 pesos kaagad bubulsahin na niya 'yon. 'Yun ang kita niya. Tama 'di ba? 'Yun ang kita niya. All right? So sa madaling sabi, pwedeng kumita ang rider ng as much as 1,500 pesos a day or higit pa. Higit pa 'yan, depende sa dami ng kanyang deliveries. Kaya napakaganda ng serbisyo ng Toktok, okay? Ngayon, ulitin ko, ha, outright po ang kinikita ng rider. 80% kaagad, cash kaagad yung bubulsa na niya yun. Tama? Ngayon, ulitin ko, dahil bago pa lang si Toktok, sa Metro Manila cities muna tayo mag-ooperate. Okay? For the next 30 days. Dito lang. Ano-ano ba yung Metro Manila cities? Isa-isayin ko, ha? Iikot si Toktok sa Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon,
City of Manila, Mandaluyong, Pasay, Paranaque. Ay, sorry, hindi pala Paranaque. Paranaque, okay? Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Pateros, Makati, Taguig, and Muntinlupa. Yan. Ngayon, dyan muna iikot. Pero early next year, mag-expand na tayo. Kasi ang goal ng Tok Tok nationwide. Ngayon, eto maganda. I'm talking to each and every one of you. Kahit ikaw ay nasa Visayas, kahit ikaw ay nasa Mindanao, kahit nasa kalupalog ng Pilipinas, kahit nasa ibang bansa ka pa, nasa Dubai ka ngayon, nasa Canada, nasa London, lahat kayo, pwede kayong maging operator. At lahat kayo pwede mag-recruit. Ikaw ay nasa Cebu, pero pwede ka mag-recruit ng rider at magkaroon ng rider kahit nasa Manila sila. Pwede yon. Nasa Dubai ka ngayon, operator ka. Pwede ka mag-recruit ng mga rider na nasa Baguio. Pwede yon. Kahit wala ka sa Pilipinas, kahit wala ka sa lugar, pwede ka maging operator. Kasi bakit? Online franchise operator po tayo. Yan ang negosyo ng Tok Tok. Ngayon, itong masarap. Sa Tok Tok, pwede ka maging online franchisee at kumita ng 3%. At the same time, pwede ka rin maging franchise operator at kumita ng 7%. And at the same time, kung may motor ka at mas marami ka pang oras, pwede ka na rin maging rider at kumita ng 80%. 3-in-1 po. Pero ang isang Tok Tok rider, para ma-enjoy niya ang benepisyo at ang kita ng Tok Tok, nako, kailangan muna ng rider bumili ng isang Tok Tok online delivery franchise operator package worth 16,000 para maging operator siya at maging online franchisee rin siya. Okay? Kaya, ako po sa inyo, sa lahat po ng nag-avail ng 16,888 ngayong araw na to, hanggang sa Monday, guys, mag-register na kayo sa toktok.ph bilang isang franchise operator at simulan na natin kumita bilang isang operator. Okay? At umaten tayo bukas. Bukas po ang ating simula ng Tok Tok Franchise Technical Training. Ulitin ko, paalala ko po ha, araw-araw na itong mangyari. Ngayon po, orientation lang tayo ng Tok Tok. Kung nagustuhan nyo yung aking topic ngayong gabi, araw-araw natin uulitin to. Kaya lang simula bukas, pagkatapos ko magsalita, susunod na ho yung Tok Tok Operator Technical Training via Zoom. Okay? Sa Zoom po yun, sa lahat lang po ng operator na nag-register. Kaya po sa inyo, mag-register na kayo as an operator para matraining na namin kayo. Okay? So guys, ngayon, kung may question and answer kayo, tatawagin ko na po ang aking kapartner, ang ating assistant director for training, for training and network development, si AD Rene Aison at saka si Miss Bernadette Tejada to answer your questions regarding Tok Tok. Okay, Ma'am Bernadette, ayan, tulungan yung... guys, hi, iwan ko muna sa inyo, medyo yung Tok Tok, yung motorsiklo ko ng Tok Tok, nakaharang pa sa kalsada eh. Kukunin ko muna. Babalik ako mamaya, guys. Thank you. AD, pwede nyo nang i-entertain yung mga... Okay. Sige po. Mag-entertain na po kami ng mga questions ngayon at kukunin po namin ito sa inyo, okay? Kukunin po namin sa inyong mga comments, okay? Kaya mag-comments na po kayo. I-comment nyo na po yung inyong mga questions. Ayan. At nandito po kami handang-handa na masagot po lahat yan. Okay, unang tanong. Okay? Paki-silent po muna, Ma'am Del. Ayan, okay. So, ito po yung tanong. Ayan. Aha! Bakit hindi naman related ata itong tanong na to? Sa Tok Tok lang po. At ang mga tanong po about Tok Tok. Okay? Ayan, so insurance ng rider. Ma'am, meron na ba tayong kasagutan po dito? Insurance ng rider?
Yes, actually so far may ginagawa po tayo, ongoing po yung process, but yung mga operators po natin na magsisecure ng insurance sa mga riders, if ever gustuhin po nila, if ever may ma-close na po na deal si TokTok head office, pwede na po yung i-relay na ipasa natin para ma-adopt ng ating mga operators para tuloy-tuloy lang din po yung magka-insurance yung mga riders po. Okay, so ayan po, narinig ninyo mga kapatid, ano, mga katok-tok. Meron po yan, magkakaroon po yan ng insurance. Kaya habang wala pa, sabihin nyo sa mga riders nyo, ingat-ingat lang muna sila. Okay? Aha, ito. Aha, bakit? Magano po kayo, mag-question po kayo. Nawala yung ibang mga tanong, ano, hindi ko mabasa. Kailangan ba, ma'am, ito po, kailangan po ba ng Philippine number sa isang operator? Yan po yung isang question, ma'am. Ma'am Madet. Actually, so far po, ang allowed lang po natin to be franchisee po ni TokTok are Filipinos po. But soon, once we expand po, kasi we have this goal na mag-expand sa ibang bansa din, we can cater po yung mga Filipinos na meron ng ibang numbers sa ibang countries po. Soon. Okay. Ayan. So, there you have it. Ito po, wala daw po silang na-receive na email confirmation galing sa franchise ay para sa franchise operator. Okay, meron po bang na-receive na email confirmation dapat? Kunyari nag-apply po ako as franchise operator, mga ilang araw o ilang I heard kay Sir Jeff kanina na 24 hours ano ang aantay niya para sa approval ng kanyang online application para sa pagiging franchise operator. Mga may marireceive po ba silang email? Yan po ang tanong. Yes, meron po. So if ever po na ganyan na wala silang na-receive pero successful naman po yung registration sa app ni TokTok, sa www.toktok.ph, pwede po silang mag-send ng email to follow up po yung application nila. Baka hindi pa lang po na-send but dapat may marireceive po mga emails. Okay, ma'am, kanino po sila magsasend ng email and follow-up question? Kanino po sila magsasend ng email for follow-up? Help@toktok.ph po o kaya hello@toktok.ph. Tapos pwede rin po nilang i-contact yung mga CSRs dun sa number na pinrovide po ni ADJ kanina, 8424-8617. Ayun, so meron po tayong numbers na pinrovide na landline para po sa inyong mga follow-up. Ayan, so okay. Aha, ano pa? Ba't wala ng tanong? Okay. Accredited po daw po ba ito ng LTFRB, Ma'am Det? Actually, si TokTok po is a private company, delivery logistics company, under brand po under Cloud Panda. So, okay po yung registration natin sa kanila. So far, ready po to operate si TokTok. Ayun. So, there you have it, ladies and gentlemen. Meron doon pong isang question dito. Ano daw po yung panghahawakan ng mga operator na masasabing accredited operator po sila ng TokTok? Documentations po or any legalities na pwede lang may pakita? Yes. Actually, upon franchising po ng 16888 from JC na na-avail nila yung TokTok package, magkakaroon po sila ng contract for the online franchisee who earns 3% sa bawat booking deliveries po ng mga users na gumamit ng link nila or ng referral code. May perpetual contract po yon na makikita nila sa portal ng JC as well as yung signed contract po between the two parties. Doon naman po sa mga online franchise operators natin, may contract din po renewable every year. Annual po yung renewal ng ating contract for operators. May presyo na po ba, ma'am, debt sa ating renewal fee? Meron na po ba? So far, wala pa po. But we look forward na soon pagka lumabas po yung announcement nila, Boss Jo, makakarating po sa lahat. Yes. Okay, malayo natin. Libre pala yan, di ba? Okay, annual fee. depende sa gising nila, Boss. Ito po yung tanong, ma'am. Ang tanong is this. Yun po bang riders, okay, ng ating TokTok, okay, na accredited po sa isang operator, sa kanya lang po ba siya makakakuha ng deliveries? Ayan, sa kanya lang po ba siya makakuha or pwede po siya makareceive ng ibang booking deliveries sa app?
Actually, just to clarify lang po, si riders under po sa ating mga operators, kukuha lang po si rider ng load sa kanilang mga operator. But yung deliveries, kahit saan po sila umikot around the metro, since ngayon po ang soft launch natin, Metro Manila po yung nakikater natin. So within the metro, kahit sino po yung operator nila, makukuha po nila yung delivery basta ma-accept po ng rider yung booking. Loading lang po ang Okay. exclusive sa relationship ng rider at saka ng operator po. Okay, tama po ba yung information ko, Ma'am Det, na within 8 kilometers radius ay nasasagap ng kanilang app o cellphone yung mga bookings? Tama po Yes. ba yun? Yes po. Okay. So there you have it, ladies and gentlemen, ano? Mga operators, mga franchises, ano? Huwag kayong mag-alala, even riders. Hindi lang po yung inyong operator ang makukuha ninyo ng booking within 8 kilometer radius po. Okay? 8 kilometer radius, makaka-receive po kayo ng notification sa inyong app para sa mga booking. Okay? So, magiging busy po ang mga rider nito, lalo na sa Metro Manila. Kasi po, yung isang tanong, Ma'am Det, sabi niya kanina, ang tanong sa akin, paano po ako kikita eh kung yung client ko iilan lang? Take note, ladies and gentlemen, yun pong mga nagpapa-deliver ngayon, maski wala pa ang tok-tok, madami na. Tama po ba? Madami pong mga deliveries ngayon. Ang kailangan po at nagkukulang is yung delivery service, which is timing, andito na tayo para mag-serve ng mga deliveries. Ayan, so madami po yan. Baka kayo ang magsawa pagdating ng araw. Tama ba, Ma'am Det? Yes, tama po. Ayan, so i-chat nyo po yung inyong mga ano, mga questions para sa ating tok-tok. Ano, mukhang wala na pong nagtatanong, mukhang sa pagpapaliwanag pa lang ni Sir ADJ kanina ay talagang maliwanag na po. At kanina medyo nagpuputol-putol lang, pero okay, nasasagot naman lahat at nakukuha naman yung thought nung kanyang sinasabi. Okay, any more question mga ka-tok-tok? Naku, huwag kayong mahiya. Malay nyo yung tanong na yan, yun po ang magpapayaman po sa inyo. Tama? Ayan. So, greetings lang po sa aking mga anak. Okay, kay Rene, Renzo, and Aya at sa aking may bahay. Hello? Ayan po. Aha. At kay Remy Cosme, yung pinsan ko, yung aking kapatid na si Ate Weng, aking mga kapatid ko, si Kuya Resty, Kuya Randy, si Robert and Ronel. Ayan, hello sa inyo. Ayan, mag-avail na po kayo. Mag-avail na kayo ng ating top-top na po. Anybody pwede pong maging operator at kumita ng 7% at 3%. Ayan, so... Ano pa? Nako, wala nang question, ma'am. Nako, anything, ma'am, you want to say abang nag-aantay po tayo ng mga tanong? Feeling ko ADR sa sobrang galing ni Sir Jeff na mag-withdraw na sila after ng training nito tapos pupunta yes. na sila si JC para mag-avail. But please allow me po to promote that starting po tomorrow, magkakaroon na tayo ng technical trainings for those na nakapag-avail na ng package. So yung mga may gusto na po na nag-raise ng intention nila to become TokTok operator, mag-start na po yung technical orientation training po tomorrow. So first po, 7 p.m., mag-start po ulit yung ganito natin, yung orientation natin sa Facebook Live. And then after that, mag-proceed po tayo sa technical training for the operators na po. Ayan. Maganda yan, ma'am. Meron agad training, ano? May support agad na training yung mga ating mga magpa-franchise. So, ito po yung tanong naman ng karamihan ng mga leaders, Sir Jeff, Ma'am Det. Saan daw po nila makukuha yung slides na ginamit ninyo? Kasi eager na silang mag-present. Sir Jeff, nako, ayaw na nilang antayin pa yung oras ng presentation natin. Kasi gusto nila, hawak nila, silang may control ng oras, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, gusto nilang hatawin to at i-present ang tok-tok. Yes, salamat dahil kahit pa paano na-appreciate nila yung pinakita nating slide kanina, ADR tsaka Bernadette. Actually, simpleng slide lang ho siya, no? Hindi pa ho siya masyado presentable kasi
wala pa, alam mo naman, AD, wala pa tayong tulog. Ginawa natin yung slide. Pero kung okay na po kay boss na ganun ho kapangit yung mga slide na pwede nating ipasa sa ating mga leaders, edi ipapasa na natin. Intay lang natin yung kanyang advice. Ayan, meron dito, may pumasok na question. Ito, nirepress ko. How to avail po mag-pay? Nako! Nako! So, how to avail daw mag-pay? Nako, nako. Abangan nyo na to. Okay. Paano daw mag-avail? Okay, saan daw po magbabayad? Nako! Oh, si usap kayo! Ma'am Marlene Austria, kung sino po nag-invite sa inyo, yes, yun po, doon po kayo magbayad. Okay, paano daw po mag-encast ng income yung riders? Ito, tanong, Sir Jeff, paano daw mag-encast ng income yung rider? O paano yun nakukuha yung income? Outright na yung... Outright, okay. O, cash na yun. Ganito, AD, Bernadette, correct me if I'm wrong, ha? Yung rider, naghahatid ng package. Naniningil siya ng delivery charge, tama? Okay, delivery fee pala, sorry. Ngayon, kung magkano yung delivery fee sa kada isang delivery ng package niya, 80% yung kita niya. For example, 100 pesos yung delivery fee sa isang tao. 80% yung kita niya, yung 80 pesos bubulsa na ng rider yon. Outright na yun. Wow! Ang laki! Okay, so ito po yung isang question. Kaya rider ako kanina. Rider na ako kanina. Okay. Ito po yung isang question. Sa pag na-complete na po ang online form si recruited rider, okay, na-submit na niya, paano niya malalaman na he is already approved or na-recruit or okay na sa kanya? May ID number po ba siya or something? Mga ganun? Ito yung question. Papadalan siya ng text message mula sa TokTok within 48 hours. Malalaman niya kung approved siya o hindi. And once na napadala na siya ng text message, AD, kasama na doon yung link na kailangan niya i-click para ma-download na po yung kanyang Riders app. Okay. At doon sa Riders app na yon, automatic makikita na niya yung credentials niya at naka-link na siya sa operator. So okay, kahit ano man yung delivery na gawin niya, automatic yung kita is naka-link lagi siya sa operator. Yon. Okay. So ito po yung question ni Ma'am Maria Season. Paano daw po yung galing sa ibang company na riders, okay, tulad ng mga existing ngayon, nalilipat sa TokTok, ano po yung dapat gawin? Well, ang dapat gawin po, same procedure ng mga bago, tama po ba? Same procedure ng mga bago, magpipill up din po sila ng application through online na ibibigay nung mga online franchisee. Alright? So yun po yung kasagutan doon. So magkano daw po yung insulated bag and uniform ni rider? Ayan. So kahapon nasagot to, pero I think kailangan natin sagutin po ito ngayon. Ma'am Det? Hi. Yung TokTok insulated bag po natin is 2,000 pesos po. So na may i-avail ng mga riders from their operators. Lahat po niyang TokTok merchandises maka-avail lang ni rider from their operators po. Yung sa vest and sa helmet, sa stickers po, actually pinag-uusapan pa po yung final na maging price, but currently po, yun ay mga optional na requirements pa lang po. Because right now, sa soft launch natin, ang primary requirement, yung TokTok insulated bag. So, I think talagang pinag-iisipang maigi nila Boss George, kanila Boss Carl, kung magkano yung magiging amount pa, kung paano mas makakatulong tayo sa mga riders natin na kumita, at the same time, presentable dahil equipped sila sa lahat ng TokTok merchandises. Ayun, okay. So, ito po yung isang question naman. Kung cash basis po ang payment ng delivery, paano ang commission ng operator? Kung halimbawa between usapan ng rider promoter is 7% at 3% po doon, sa paano daw makukuha yung operator po na income? Okay po. Katulad po yung ni-discuss ni ADJ, actually yung mga ganito po, madi-discuss natin siya during the training po, technical training. But to give you a preview po, dahil talagang ang goal nila boss ay makatulong sa mga operators at sa mga riders, yung commission po ng ating mga operator na 7% advance nilang makukuha during top-up. So yan po, madi-discuss natin further kapag nakapag-avail na po ng TokTok package ang ating mga viewers ngayon. So tomorrow po, continuation po nun, mag-start na tayo tomorrow ng technical training po for the operators.
Okay, so ito naman po question ni Dr. Julius Manalo. Okay, sabi niya, ano pong mga merchants ang pwede nating makater sa pagdi-deliver? Ito ata yung gusto niyang sabihin. Ano mga companies na merchants na pwede nating i-cater na i-deliver? Siguro po ito yung question niya is about kung ano yung mga pwedeng i-deliver at hindi pwedeng i-deliver ng ating mga riders. Okay po. Yung sa mga deliveries po, ang allowed natin na i-deliver ng mga riders are basically yung general merchandises at saka yung mga food. So ngayon po, ang setup natin is one point to another. Yun po yung mode of delivery natin since delivery service po si TokTok. But soon, maglo-launch po tayo para magkaroon tayo, ilalabas natin yung mga merchants na magiging affiliated po ni TokTok. Oh, wow. Okay, so abangan po natin yan. Okay? Abangan po natin yan, mga merchants na yan. Hindi. Yeah. Pero lang kung gustong basahin na question dito galing kay Christine Moral de Jimenez galang Escueta. Ang haba, no? Sabi niya, meron daw po bang royalty fee for TokTok Online franchisee only? Ang sagot ko dyan ay wala. Okay? Ang TokTok Online franchise operator lang ho ang merong royalty fee monthly. Pero kung ikaw po ay online franchisee lang at kumikita ka lang ng 3% sa iyong personal delivery link at referral code, wale na royalty fee. Okay. So ito po yung question. Old member po ako ng JC. Okay? Kailangan ko po bang magbayad ulit ng 16, magbabayad o kumuha ng package ng 16888? The answer is yes. Okay? Kasi iba po yung TokTok franchise, online franchise, magkaiba po ito sa mga naunang franchise po natin na ino-offer. Okay? So kailangan po magbayad ulit. Ayan. Puro COD din po ba ang payment ng ating TokTok, Ma'am Badet? Yes po. So far po, lahat ng payment natin sa mga riders, cash po. But still, lagi po tayo may for improvements. Alam niyo naman, gusto nila boss, mas madali ang buhay nating lahat. So pagka meron pong bagong payment channel na maging cashless tayo, i-announce po natin yan agad. Ayan. So, yung 3% daw po ma'am, saan po basis? Ay, ito yung isang tanong. 3%, saan basis po yung 3%? Yung 3% po, ang basis po niya kung magkano po yung naging total booking fare nung tao na nag-book gamit po yung inyong referral code or yung personal delivery link. Okay, okay. So, paano po kita ng operator saan papasok? O yan, paano po yung kita ng operator na 7%? Saan papasok daw po? Yung kita po ni operator, katulad po na-mention ko kanina, direkta siyang mapapasok sa JC Wallet during top-up po. So once na mag-top-up na po ang ating operator, outright din po, makukuha nila yung commission nila na 7%. Na i-discuss po namin further tomorrow during the technical training. Yes. So ibig sabihin po ng top-up, yung maglo-load po siya. Tama po ba? Maglo-load po siya. Nagagamitin na isi-send niya sa mga riders para yung riders makabiyahe po siya. Yes po. Alright. Kaya mas maraming biyahe po si rider, mas maraming top-up si operator, parehas po na win-win dahil mas maraming top-up, mas maraming commission si operator, mas marami rin pong biyahe si rider. Okay, so Mary Fernandez, yes, hindi po kayo automatic na member ng TokTok. Pag member po kayo ng JC, kailangan pong mag-avail ng package po ng TokTok, which is 16888 sa Philippines. Ayan. So, ano pa? Ayan. I have international account. Same thing po. Maski may international or may dati ka ng account, kailangan nyo pong mag-purchase ulit. Okay? Ayan. Royalty fee. Wala pa po yung royalty fee. Wait po muna ngayon kung mag yung 5%, ano, kung magkakaroon po yan, depende po. Okay? I-announce din po yan nila boss. Pero may date na ma'am, di ba? May date na po kung kailan? Yes po. So lahat po yung mag-a-avail ng TokTok package, waived po ang royalty fee natin until June 30, 2021 po. Okay. Sabi naman ni ma'am, kung ang riders po taga Bulacan, pero yung coverage natin o serviceable area is Metro Manila. So kapag mag-ride na po siya, pupunta po doon sa area na covered
at doon po siya magdi-deliver maski taga Bulacan po siya. So pwede po 'yon. Yes po. Yes. Ayan, ito po yung question. Aha. Uh-huh. Okay, nasagot na pala yung taga Bulacan. Okay. Oh, halos nasagot pala natin 'to eh. Allowed ba ang ibang company? Yes, allowed po. Okay, ang ibang company na pumasok sa atin, mga riders man 'yan or networkers, pwede po, allowed po 'yan. Okay, wala po pong renewal fee ha, sa mga nagtatanong ng renewal fee. Ayan, so at least nasagot natin karamihan to. I-pass forward ko nga. Ang bilis. Okay. Okay, ang tanong, yung 5K po na operator na tina-top up, okay, ng sa riders, babalik po ba yun sa operator? Paano? Yes yun. Po. Yung si operator po, magta-top up siya, minimum of 5,000. Ayan, na-reveal ko na po. Minimum 5,000 top-up load ni operator plus yung 7% commission niya papasok po sa JC Wallet. From there, sa JC Wallet, dun po natin kukunin, papasend sa rider wallet po para makabiyahe ang ating mga rider. And then, para po ma-encash yun ni operator, si rider po at si operator, meron silang agreed payment term. So, pwede po si rider pupunta kay operator, magbabayad ng cash. So, yung 5,000 po, sabihin natin, 5,000 yung total load na napasa ni operator sa kanyang rider. Si rider most likely makakapagpasa ng 5,000 pesos through cash po or kung ano mong payment method ang napag-agreehan nila. Okay. So, ang question ni ma'am pala kanina is, what if taga Bulacan siya pero ang serviceable area is sa Manila? Okay, hindi ba siya pwedeng mag-accept ng booking? Ngayon po, ang pag-accept ng booking is within Metro Manila lang kasi yung apps natin, doon muna siya active. Okay? Pag nag-open na po tayo sa ibang provinces, doon na po mag-active yung ating apps doon sa iba't ibang provinces at mapapabilis po yan sa pamamagitan ng ating mga online franchisee na kagaya nyo na magiging operator sa iba't ibang lugar na magpapa-approve ng mga riders sa iba't ibang lugar. At kapag yan na-approve na, for sure, yan po mag-e-expand na po tayo sa iba't ibang lugar. So, sa bilis po nung ating, sa bilis ng expansion po ninyo, pag papa-approve nyo ng mga riders, mas mapapabilis po yung ating pag-e-expand. Tama po ba po, Ma'am Badet? It's tawang-tawa po, ABR. Yun. Paano yung makilala na Tok Tok riders na? Pwede po ba maging riders ko din? Okay. So hindi po, ano? So kapag member po siya ng isang or under po siya ng isang operator din, ano, hindi po siya pwedeng maging riders mo. Not unless i-terminate po muna niya ang kanyang affiliation do sa isang operator at na-release po siya ng mabuti. Doon pa lang po siya pwedeng mag-apply sa iyo ulit. Tama ako, Ma'am Det, di ba? Yes, tama po ulit, ABR. Yun. So, ganun po kadali. Aha. Okay, may incentives po ba? Okay, medyo mukhang nalito. May incentives po ba rider sa Tok Tok? If meron, ano po? So, ibig sabihin, baka ang tanong ni Dr. Julius is, meron bang incentives si rider sa Tok Tok maliban sa 80%? Okay, sa tingin ko wala po. Okay, kasi nandun na lahat 80%. Yung 80% actually nung service o yung bayad sa kanya na napunta. Tama ba, ma'am? Maliban doon, okay, wala pa po. Yes, wala so na. Far wala pa po. But we look forward diyan. Total, alam naman natin kung gaano kagalante ang ating mga boss. So yes. Malamang hindi po malayo yan basta makapag-perform tayo ng maayos, soft launch natin, hindi po malayo na magkaroon ng incentives yung mga riders. Okay, ito po yung tanong ni Liebert Ausa. Sabi niya, paano po namin malalaman kung operator ako, ang dami ng biyahe makukuha ko kung maraming nag-apply as operator? Ano to? Paano malalaman? Po. Opo. Actually, and si operator po, kapag nag-apply kayo bilang operator at na-approve po ating application, lahat, bawat Tok Tok online franchise operator, magkakaroon po ng kanya-kanyang sariling operator portal. So, doon po, mamamanage yun na maayos yung negosyo, kung paano i-handle yung mga riders, yung sa merchandises. So, marami pa pong iba at madi-discuss po natin tomorrow during the technical training.
Okay, so sa mga technical trainings po, malalaman ang detalye. Tama po, ma'am? So technical trainings po. Mag-attend po kayo, lalo na yung mga franchisee na. Kaya mag-franchise na po kayo, huwag na kayong magpahuli para malaman po ninyo kung ano yung detalye. Okay? So sabi nito, after 30 days po, nationwide na sana kaagad. Oh, yes, how I wish po na mangyari po yun, ano? Na after 30 days nationwide na, kaya bilisan nyo po yung pag-a-apply as operator at bilisan nyo po pag-re-recruit ng mga riders para wala. Okay? Nationwide na ang operation natin. Okay, maganda yan. Okay, katulad to, probinsya, Mindanao. Yes, again, sabi ko nga po sa inyo, ito po ay mapapabilis. Ito po ay magiging nationwide kaagad, even worldwide. Depende po sa inyo na mga franchisee and operators. Pag dumami po yung mga franchisees at mga operators, okay, ladies and gentlemen, ang expansion mas mabilis. Ayan. So, ano pa? Okay, sa Tarlac, yes, magkakaroon yan, sigurado ko, lapit lang yan. Okay, naano na natin to. Okay. Ma'am, taxes daw. Taxes for operators and riders. May tax ba sila? Wala pa naman po so far. Okay, siguro ma'am, sakop ito. Yung about taxes, ladies and gentlemen, siguro sakop ito ng ano, ng, di ba yung mga online selling na kailangan mo mong kumita ng 200, at least 250,000 pesos per year para ikaw ay qualified na mag-file ng tax mo. Pag wala pa, hindi pa po kayo kasama sa mga matataksan. Okay? Dahil hindi pa kayo umabot na at least 250,000 pesos na kita per year. So, sakop po ito ng memorandum ng gobyerno. Okay? So, wag mo kayong mag-alala about sa tax. Ayun, magbilis ng ano ulit. Okay? Nung mga questions. Ayan. Meron bang liability sa operator in case masangkot sa aksidente or unnecessary? Okay, na incident, may liability daw po ba ang operator? Kunyari, yung motor na aksidente, something like that. Yes po, we have created policies and procedures po for the riders, customers, and operators na i-share po natin sa kanila once na operator na po, na makikita nila sa portal din po natin. But, iunahin ko na lang din po, magkakaroon po ng liability si operator sa kanyang rider in the event na ang takbo o yung biyahe ni rider that time is under tuktok po. Okay. All right, so sabi ni Gilbert De La Cruz, sabi niya, if my rider decides to be an operator as well, how will it affect both of our income? Okay, masasagot ko po 'yan. Kapag yung rider niyo nakita niya na maganda ang kitaan mo, okay? Ang gagawin niya, magpe-pay in po siya sa iyo. Under siya sa iyo. Ibig sabihin, kikita ka direct referral at the same time sa network mo na pay rings, may palo po yan. And siyempre, of course, yung rider mo na yon na na-convert na operator, makaka-invite din at lalaki po yung organization ninyo and everybody's happy, lahat po kumikita. Yun po yung epekto nun. Okay? Competitive po ba ang charges natin sa ibang courier? Ma'am Det? Competitive po ba daw? Yes na yes po. So far, ang flat rate po natin is 60 pesos for the first kilometer and then 5 pesos sa mga succeeding kilometers. So, okay na okay po siya para sa ating mga users, hindi mahalang babayaran at okay din po ang income para sa mga riders. Yes, okay. Sagutin ko lang po ito, ano? Hindi ba nasayang yung 15888 ko na kinuha last week? Okay? Kung kasama din yung show my... Okay, hindi po nasayang. Bakit? Kasi po yung binili nyo, excuse me. Kasi po yung binili nyo, okay, may yun po yung package that week. Okay, ngayon po, iba pong package naman po itong tok-tok natin. Additional business po ito. Ang advantage naman po nito, okay, sir, ako ba Mac, okay? Ang advantage nyo po yan, pwede po kayong makinabang at kumita sa mga papasok na bagong online franchisee. Okay, ma-advertise niyo po yung TokTok, magagamit niyo po yung TokTok na business para kumita po kayo ng direct referral fee na 5,000
at 7,500 pag sa ibang bansa. Yun po yung pakinabang po ninyo. Yahoo! Franchisee, online franchisee pa rin po kayo. Pag kumita kayo, kuha kayo ng tok-tok. Additional business po ito. Okay? Aha. Okay, so hindi po siya automatic na ang member ng Tok-Tok since iba pong concept po ito. Ibang concept po siya. Mabait lang po talaga ang ating mga boss o mga may-ari ng company. Kaya po dinadagdag po nila yung ibang business nila. But for this one, it's a separate entity po. Kay separate entity. Alam niyo naman po kung gaano kamahal, na-discuss kanina kung gaano kamahal ang magtayo ng ganitong company. Okay? So, panibago po ito. Kasi kung lahat na lang libre, hindi rin natin bibigyan po ito ng halaga. Tama ba? So, may psychological effect po yan sa atin. Kung lahat na lang libre, katulad niyan, dati, no? May 7-in-1 ka na. Pero until now, yung merong online franchise na 7-in-1, until now, di sila kumikita. Dadagdagan mo pa ng isa, same thing, di rin sila kikita. Tama? So, ganun po yung logic noon. Okay. Nasagot na natin to. Insurance. Okay. Bukod po sa Tok-Tok Commission, pag nag-franchise ngayon, same pa din po ba ang benefits niya sa old franchisee like discounts? Yes. Yes, lahat po yon kasama. Kaya napakabakit po ng mga may-ari natin. Okay? Sa mga luma naman, huwag kayong maingit sa mga Tok-Tok. Ano? Sa mga nag-avail ng Tok-Tok ngayon, huwag kayong maingit. Kasi bakit? Okay? Sa pamamagitan po ng Tok-Tok, dadami po lalo yung ating mga membro. Mas madali po tayo maka-invite kasi this is a traditional business. Hindi po siya hiwalay po siya sa mga food natin. Okay? Pero, kumbaga, connected siya or affiliated siya. Dahil kung ikaw, meron kang mga bibili sa'yo ng food supplements, edi meron kang magagamit na Tok-Tok para ma-deliver itong food supplements na to na dating problema natin. Tama? Hindi ma-reach. Kagaya na ngayon, ano? Sa Pilipinas, madalas po binabagyo tayo, madalas po nagkakaroon ng sakuna, minsan sa Pilipinas, traffic, kaya po ito yung mga riders na to, ito yung makakatulong sa atin para tuloy pa rin ang buhay natin dahil sa mga deliveries nila. Alright? Ayan. Magkano naman ang babayaran ng franchise na nag-avail lang ng 3% commission? Anong question ni Sir Manuel? Okay, dagdagan niyo pa yung question niyo, Sir Manuel. Magkano naman ang babayaran ng franchisee? 3%? Hindi po. Makakakuha po kayo ng 3%. Okay, yes. Dr. Julius Manalo, okay? Is this connected po sa aming existing account? Yes, connected po sa inyong existing account kasi may slot din po siya na magpa-pairing po siya at may direct referral din po yon. Ayan, so nasagot na po natin to, karamihan. Competitive yung ating ano. Yes, competitive. Aha. Nako to. Ayan. If Iloilo, if iloload ang top-up operator kay rider, need bayaran ni rider? Of course. Okay? Yun pong iloload ninyo na top-up kay rider, kailangan pong bayaran ni rider yun sa inyo. Okay? Ibabalik po niya yun sa inyo. So paano po sila mag-uusap, ma'am, pala? Depende na po, ma'am, 'di ba? Si rider and ano, operator. Yes po, depende po sa agreement nila kung paano po magbabayad. Okay. Kapag nawala o na-damage yung item sa delivery ni rider. Ayun po yung tanong ni Sir Raymond. Liability po yan ni rider. By the time na in-accept niya po yung booking at na-endorse na sa kanya yung item or yung package, si rider niya po yung may liability dun sa package kung ano man po ang mangyayari in during transit po papunta sa... Okay. So, June po ha, ito po. If hindi taxable ang commission ng rider or operator, meaning buo makukuha ito, yes po, buo yan. Okay. Pag kumita po kayo ng more than 250,000 in a year, mag-file na po kayo ng tax. Required na po kayo. Pero habang hindi pa umaabot ng 250,000 pesos per year, libre po ang tax ninyo. Nasa memorandum po yan ng ating gobyerno.
Okay, the delivery po ba is ibabawas sa load na isinisend ni operator kay rider? Yes po. For example po, for every 100 peso delivery fare, yung 80 pesos po babayaran ni yung 100 pesos po babayaran ni ride ni customer kay rider. And then yung technically po 100 pesos yung mahahawakang pera ni rider, but yung rider wallet po bababawasan ng 20 pesos bilang 20% commission po. Okay, so yun po. At malalaman po niya yan sa technical training, okay? Yung detalye, kaya hindi po namin sinasabing buong-buo yan, okay? Okay, so about bogus and scammer na magde-deliver, sino pong may sagot ng operator or tok-tok? Medyo actually, may present po itong bogus na to, Dr. Julius, ano? Kasi bakit? Kasi may pangalan po yan, may number po yan. Okay, kaya hindi po yan makakatakas. Just in case, meron pong ganon, okay? Meron naman pong ano, may mga paraan po yan pa, para masakoti natin ang mga nagbobogus na yan. Okay? Yes, and if I may add lang din po, ADR, pagka si rider po nag-register kay operator, one rider, one account lang po yun. So, hindi po natin i-allow yung nag-sharing po ng account. So, dapat po kung sino yung rider na makita ng sender at ng recipient na rider na tatanggap at magde-deliver ng package nila, yun po dapat yung same rider na makita nila sa mga pintuan nila. So, pag iba po, pwedeng itawag po sa mga operator or sa tok-tok para ma-investigate po. Ayan. So, yun. For safety precaution, ano? So, say Sir Joseph Ezra, ito po yung tanong niya. Ano po yung mga benefits nung kukuha ng at mag-a-avail ng 3 accounts, 7 accounts, 15 accounts, or 31 accounts? Basic po, Sir Joseph Ezra, ang benefit po nung isang slot, ita times 3, times 7, times 15, times 31 mo lang. Ibig sabihin, benefits po nung isang slot ay meron siyang 100 na riders. So kung ikaw ay 7 times 100, pwede kang makakuha ng 700 riders. Yun po yung benefits po ninyo. At take note, yung income po ninyo is exponential din po. Okay, hindi siya ordinary. Pag, lalo na kung kukuha ka ng 31 accounts. Ibig sabihin, 100 times 31, pwede kang kumuha ng mga 3,100 riders at ikalat mo yan nationwide. Okay, siguro naman, pag di ka pa yumaman, kasalanan mo na. Okay? Dahil sa opportunity yung binibigay na ng company. Remember po, ang magpapayaman po sa atin, hindi kung minsan yung sipag natin at tiyaga natin, kundi yung sistema na ginagamit at ginagawa natin. Kasi marami pong yumayaman ngayon, okay, ni hindi po tumatayo, umaalis sa bahay nila, kasi po, sistema po ang pinapaandar nila. Kaya napakaswerte po natin. Wow! Meron tayong napakagandang system which is tok-tok na murang-murang binibigay po sa atin ng JC. Alright? So, i-ano po natin to? Nako, ipahalagahan po natin, i-value po natin ang opportunity na to. Okay? Ayan. Siguro may experience na si Dr. Julius sa mga drivers na na-scam, lalo na sa food, ano, order tapos mawala. Okay? Don't worry po. Marami na pong ano yan, may mga measures po dyan para sa mga bogus na mga tumatawag. Okay? Kasi may numbers naman po na pwedeng makuha dyan, tsaka yung pangalan, mag-register po nila. Ito daw, tama po ba kapag registered na rider, kasama po ba yung SIM card na gagamitin to get yung booking? Of course, kasi may SIM card po yan, kailangan po yan ng cellphone din, hindi lang SIM card po, take note ha. Kailangan din po ng cellphone. Mas maganda, smartphone para ma-download po yung apps para ma-access po niya kung saan niya di-deliver, saan niya pipick upin yung booking. Tama ba, Ma'am Det? Hello? Okay, apo, yes po. Tama. Okay? Okay, sino po magbibigay ng riders? Kayo po maghahanap ng riders, hindi po kami. Okay? Kayo po, makakilala yung walang trabaho, makakilala yung
tawag dito, na layoff, makakilala yung tambay, makakilala yung nag-race ano, ng motor. Sabi niyo, wag na mag-race ng motor, mag-tok-tok na lang sila, kikita pa sila. Di ba? Ayan. Wow! Possibility po ng expansion, mabilis po yan. Okay. Ano na? Tok-tok, pwede all over the Philippines. Yes, malapit na po. For the meantime, Metro Manila muna tayo. About po sa pricing ng ating sa pricing ng ating tok-tok deliveries, okay? Competitive daw po ba, ma'am? Ayan yung tanong nila. Competitive ba sa mga existing? Yes po. Super competitive po. Ayan, so malalaman niyo po 'yan pag nag-operator na kayo. Pag di kayo operator, hayaan niyo muna. Hindi po. Makikita niyo po 'yun sa pinaka-apps po ninyo, no? Okay, sa mga taga-abroad na walang Philippine number, paano po sila mag-a-apply as operator? 'Yun, ma'am. Magandang question ito kay Ma'am Caterina Marciano ng Italy. Opo. So far, i-check po natin yan kasi kanina po ang nasabi ko na hindi pa muna pwede kasi kailangan Filipinos po muna yung unahin natin. But magandang question po yan. So if ever magkaroon po ng changes, for sure ma-approve naman po yan ni boss basta makita nila na okay yung possibility. So a-update po namin kayo. So don't worry po, ano? Meron po tayong meron pong possibility expansion even sa ibang bansa. Don't worry. Wala pong imposible sa ating mga IT company o IT natin, sa mga programmers natin. At saka, meron po tayong sariling IT, don't worry. Okay? Kaya, napakaswerte po natin. Okay, so yung uniform and helmet, bahala po yung rider dyan. Ang maka-access po at bibili po niyan is yung operator. Bahala siya kung ipapahulugan lang niya sa driver o sa rider yung mga helmet and uniform. Tsaka pati yung po yung bag, yung insulated bag. Okay? Ayan. Again, ito po, this is a system generated po para sa pagkuha ng booking. Ulitin po namin sa mga kaka-tune in lang. Within 8 kilometers, take note, within 8 kilometer radius kung nasaan situated si rider, makaka-receive po siya ng booking. Pwede siya makareceive ng booking. Pero, hindi po yan makakabiyahe kung wala siyang load. Kaya kailangan niya si operator. So kung kayong operator at may booking itong rider pero wala siyang load, okay, hindi mo siya niloadan, hindi po siya makakabiyahe, hindi po siya makatanggap. Kaya kailangan kayo, mga operators, nung ating mga riders. Okay? Okay, as Tok-Tok franchisee, kapag na-download na po yung app, may referral commission po ba? Wala pa po. Okay, wala pa po. Kapag po may nag-purchase doon sa inyong app o doon sa inyong app na pina-download o sa inyong sa inyong link na binigay, kapag may nag-order, doon pa lang po kayo o nag-order. Pag may nagpa-deliver pala, nasanay ako sa Showmaking. Pag may nagpa-deliver, okay, doon pa lang po kayo, magkakaroon ng 3%, based po yan doon sa amount ng deliveries. Ayan, Ma'am Melody Kapili. Okay? Aha. Okay, naglalag daw po kanina, hindi niya narinig. Kapag kumuha ng 16,888, ang franchise fee, so may kikasama tok-tok. Yes, kasama po ang Showmaking for now, hanggang Monday, kasama po. And di natin alam kung kasi pamaskong handog po ito nila boss sa atin. Kapag magbabayad ka ng 16,888 ngayon, pwede ka pong maisama yung mga Showmaking online franchise po natin. Plus yung 3% commission sa ating tok-tok. Okay? Pero next week, hindi natin alam kung yung 16,888
ay pwede pong maging 58,888 or babalik siya sa 288,000 pesos. So, avail now while supply last. Ay, tama ba yun? Avail now po kasi 6 days to go. Alright? 6 days to go. Yahoo! Uh-huh. Ayan. So, paulit-ulit na lang po itong mga to. Ma'am, ano po yung inyong masasabi pa? May kulang pa po ba? Ayan. So far, I think na-discuss naman din po lahat kasi ang ganda ng presentation ni ADJ kanina. But ulitin ko lang po dun sa mga magfa-franchise na, meron po tayong orientation ulit tomorrow at 7 p.m. and then continuation po ng yung technical training para sa mga operators na. Kaya avail na po ng package. Yun. So avail the package now while available pa siya. Kasi remember, okay, remember po, ito ay promo lamang and you have 6 days to go para sa ma-avail yung 16,888 na yan. Okay, after that, so babalik po siya sa 58,888 or 288,000 na franchise. So, grab the opportunity habang nandyan pa po. Kasi mababago po yan. Even po yung direct referral fee natin, pamaskong handog lang po yan ng ating mga may-ari at saka yung 7,500 saka yung 5,000 pesos sa Pilipinas. Okay po? So, with that siguro, okay? Siguro, hanggang dito na muna po tayo sa ating question and answer portion, Ma'am Det, ano? Dahil napakaganda po nung presentation ni Sir Jeff, okay? Yung slides na talagang gustong-gustong makuha namin, even ako gusto kong makuha para makapag-present na din ako, okay? Para maibigay ko na sa mga leaders natin. So, gagawa po kami, don't worry, mga leaders, ibibigay po namin sa inyo yung slides na pinakita sa atin kanina ni ADJ para at least mapakinabangan nyo na rin po. Okay, so with that, thank you so much po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa mga hindi pa franchisee, okay, ng Tok-Tok, huwag na kayong magpatumpik-tumpik kasi, nako, habang mura pa. At ito po'y pamaskong handog lamang, promo lamang po ito, pwede po itong tumaas anytime. Discretion po yun ng mga may-ari. Okay, again, thank you, Ma'am Det. Okay, sa thank you po, ADR. Oo, napaka-supportive po ninyo, okay? At sinagot po ninyo yung mga katanungan ng ating mga online subscribers. Okay, so maraming salamat po. Ciao for now. Okay? God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!